Nasa McDo nga pala kami ni Mama. Nag-rib kasi siya ng chicken after ng mga nilakad namin. Kaso wala pa akong gana. Kaya sabi ko, iuwi ko na nga lang tong mix and match nila. Tapos sa bahay ko na kakainin. Nag-aya din kasi ako sa kanya sa OSIM. May mga condiments pa naman kami pero wala na kasing suka toyo. Tapos titingnan ko na rin kung ano yung mga mabibili kong ingredients para sa mga lulutuin ko for the week. Andito na rin pala kami sa OSIM niyan. First time nga din pala ni Mama dito. Tapos ako nag-iikot-ikot ng mga pwede pang mabili dito. Pagkita ko nga, ito agad ko kung Mama yung dinampot ni Mama. Ewan ko ba, yan agad yung nakita niya. Anak ka talaga ng Mama mo. Gustong gusto niya talaga yung gata na yan. Iba-iba rin naman yung makikita mo dito sa OSI. Para lang din nagpunta ng normal na grocery. Pero mas mura. May mga chicharya dito. Tapos itong fish crackers. Pwede pang pulutan, diba? May boy bawang. At kung makikita niyo mga presyo nila, mura lang talaga. Eto, meron ka mukha to. Hindi ko na sasabihin kung ano. Pero coffee meat yan. At saka kape. Tapos meron ding suka, toyo, mga mantika. May mga alak. Nako. Napakadami, may pulutan pa. Sabi ko naman sa inyo, heaven to na mga tomador dyan sa kanto. Kung hindi mo nga alam pumunta dito sa OSIB, magtanong ko lang sa tomador dito sa amin. Sigurado, hindi ka nila ililigaw, baka nga ihatid ka pa dito. Ito lang naman kasi yung kabisado na lang lugar eh. Kita nyo, mura lang mga bilihin, di ba? Meron din ditong mga fresh milk, iba-ibang klaseng gatas. At pati nga pang bata, meron. Ang mura lang dito. Mura lang talaga. Kaso ang bibirin lang namin dito is yung mga condiments. Hindi nga pala ako nakapagsalita kanina kasi hindi nga. Kaya, ngayon lang. Bali, combination na lang to ng salita. Tapos voiceover. At kahit nga sa kilalang brand, mas mura pa din talaga dito. Tingnan nyo itong toyo ng OSIB, 35 pesos. Pero yung dato puti dito, 51. Yes, may kaya pala lakas nating malobot. Ito ba itlog o ma? Yung isang tray, magkano ba? Hindi ko alam. Isang tray. 239. 30 pieces na. So magkano yun? From farm to table. 30 pieces na yung ito. Ang gano'n tayo eh. Nakita niyo pa yung compute tayo. 239 divided by 30. Oh, pumapatak na nasa 8 pesos lang siya. Large na yun ha. Large to? Nalobat ngayon DJI, kaya pag uwi dito sa bahay, papakita ko na lang sa inyo. Ayan o, oh, save. Ayan, tapos. Ayan. 499. Diba? Masasabi kong sulit talaga. Itong ano nila, diba nakwento ko na sa inyo before, na okay naman yung mga products na doon. Para silang Dali or Deli ba yun? Dali, yung parang sikat sa TikTok din na mga murang bilihin. May mga sariling brand. Ayan, ayan. Brand to ng OSIB, guys. Ang sarap na itong cane vinegar nila. And yung toyo, hindi ko alam. Parang save more lang yan, di ba? May SM bonus. Biglang nagkaroon ng SM bonus. Ayan. At saka, isa din sa reason bakit mura yung kanila is, syempre, wala silang ganong pinapasakod. Ito, squid. 500 grams na siya. Ayun, 500 grams na. Laking kalamaris na ito, men. Ewan ko na lang, di pa ako manawa dyan. Tapos, bumili na ako ng sardinas. Isa lang naman, kasi lulutuin ko to sa pako. So, yung mga binili ko dito, yung mga kailangan ko lang lutuin, pambaon ko, or yung mga lulutuin kong nakaplano. Kasi magiging busy na rin tayo ito. Pampapalaman ko lang to. So, ito, manok. O, diba? Parang magnolia yung datingan eh. 500 grams siya. Tapos, ito, syempre, Pinoy tinapa. Hindi ko alam kung magkano sa palengke to, pero doon. Halimutan ko na magkano to. So, ayan. Bumili na akong pancit canton. Ay, bawal. Ano yung pinamili natin? Diba? Ayan. Tapos, crispy fry. Gagamitin ko sa to. Koto sa paan ng manok. Tapos, gata. Ito, 29 pesos lang siya. Taman-taman sa isang lutuan. May nagre-request kasi ng adobo na adobo sa gata na basa ko. Laurel. Nabusan kasi tayo nito. And,
tomato paste. Ewan ko, pero lagi lang talaga ako may tomato paste. Pag naubusan ako, bumibili talaga ako. Ito pa pala, oyster sauce. Yan, diba? Mas mura pag namimili ka sa grocery and lalo na kung kagaya sa OSIB. Huwag kayo matakot ng mga bumili ng ganito. Kasi ano lang naman, rebranding lang din naman nila ito eh. Ayan o. Diba? Basahin nyo na lang. Parang SM bonus lang yan. Nung una, parang wala tayong tiwala, pero super great din naman yung mga produkto nila. And talagang makakasave ka. Dito pa lang natin kakainin yung ating McDo. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ito yung apple pie. And yung mac spaghetti natin. Yan. So far, okay pa naman yung tsura niya. Diba? Pag wala kang pera, nagkikrib ka ng masarap, mag mix and match ka na lang. Masarap din yung mix and match ng Chowking. Busog ka din. Kaya lang, nasa McDo kami eh. Craving, satisfied si Ermat. Gusto talaga niya yung chicken. Hindi mahili si Mama sa mga burger or what. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung foam dito. Pero kung nakikita niyo, pabayaan niyo na yan. Kasi talagang binaklas ko yung pinaka-foam ng higaan ko. Nilalaban ko kasi yun. Hindi lang ako basta nagpapalit ng bedsheet, nilalaban ko. Po tayo. Ang sarap. Sobrang nag-improve talaga yung spaghetti ng McDo. Kaya natin yung apple pie. Hindi na siya mainit. Ayan. Apple pie na doon nangyari. Mag parang halos wala na natang laman. Mahaba pa rin siya pero wala nang apple sa loob. Hindi ka kagaya dati pagkagat mo. Lumalabas pa, pero kagandaan doon, masarap pa din. Nalasaan ko pa rin yung cinnamon niya. Ang sosy ng spaghetti. Ano kaya mas masarap talaga, no? Spaghetti ng Jollibee o McDo? Busog. Hanggang sa muli.